Hey, what's up guys? It's me, Christine Cortez, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so for today's video guys, ang pag-uusapan na natin ay yung tungkol sa tawis ni Beng. Ayan, so may nag-invite sa atin ng duel pero later na natin sila i-entertain dahil kailangan natin mag-proceed sa video. But before that, no, syempre mag-shoutout muna tayo ng mga nagpapa-shoutout from my previous video and of course sa in-game na rin. So may mga nagpa-shoutout right after kung mag-upload ng video sa TikTok and from my YouTube channel. Okay, so let's start! No? Yeah. So first ay si Paolo Upload. Sabi niya pa-shoutout din po. Always watching you at mga server 271. Since opening ng server December 7, 2021. God bless you always. And so shoutout sa iyo, Paolo Upload. And thank you so much sa laging panonood ng mga videos ko. And of course, shoutout din sa server nila na 271. And so shoutout everyone. Hi, hello, and God bless you too. Okay, so next, I see Mary Jane Cartoneros. And so sabi niya, shoutout po, always watching sa vlog nyo and it helps me a lot. From server 72 po ako. It's me, Jaya. Ayan. So, nakakatuwa kasi nakakatulong naman pala yung mga videos ko. May sense naman pala. Ayan. So, shoutout sa'yo, Mary Jane from server 72. At IGN niya ata yung It's Me. It's me, Jaya. So, nagdadalaga na ako, guys. Ayan. So, shoutout. Thank you so much. Ayan. Next, I see James Manaios. Tama ba? Correct me if I'm wrong kung as a pronunciation ng mga names nyo guys. And so sabi niya, pa-shoutout naman idol, watching your vlog kahit di pa ako nakasubscribe noon. So I hope nakasubscribe ka na ngayon. Ayan, so shoutout sa'yo James. Hello. Thank you so much. Next, I see Jay Celestial. Sabi niya, shoutout mom from Toronto, Canada. NA72 Pinotality. So clan ata nila yung Pinotality, no? So ayan. Shoutout sa'yo, Jay Celestial, na tiga Canada. So, umabot na tayo sa ibang bansa. Ayan, so shoutout, hello. And sa clan mo na Pinotality. Hello po, Shawi. Okay, next natin ay si Anime Atang. Sabi niya pa, shoutout po, girl version ni Bintoy Play. Ayan, tinanong niya rin ako ang Bisaya. So, hindi ako Bisaya, guys. Pero may alam naman akong konti lang. Ayan. Pero hindi siya Bisaya, Ilonggo. Kasi alam naman natin, may onting similarity sila dalawa. So, ayan. Shoutout sa'yo, Anime Atang. Hello. Hi, Shawi. Okay. Next natin ay si JRD Bayadog. Ayan. So, sabi niya pa, shoutout Christine Cortez. So, hello po, JRD. Shaw. Next natin ay si Jay Rue. Sabi niya, shoutout na lang, Ate Teen. Ayan. So, shoutout sa'yo, Jay Rue. Hello po, Shawi. Okay, next ay si King Jonathan Valdez. Sabi niya, hi Lods, pasigaw. Yung literal na singaw sana. So, hindi na ako pwedeng sumigaw guys kasi gabi na. At for sure, natutulog na sila mami. So, shoutout na lang kita, no? Shoutout King Jonathan Valdez. Hello, Shawi. And last natin, I see Charot. Wala na pala. Last na pala siya, guys. Okay, so ngayon, in-game naman tayo mag-shoutout. Ayan. So, unahin natin ay ito. Ayan, sabi niya, welcome sa server Lods. Kahit kakakita ko lang po sa TikTok nyo, sana manotice or shout out. Ayan, si Pana Flex. Ayan, so from Dragon PH na clan, tawis siya. Ayan. So, shout out sa'yo, Pana Flex. Hello. Shout out. Okay, next natin, I see X Suicide. Sabi niya, hi Master X Bang Bang, pa-wash out po ako sa TikTok Master. Ayun. From Falsetto Yarn. Ayan. So, Lancer naman siya. Ayan, guys. So, trivia lang. Trivia? Alam niyo ba, dati sa 143, diba, dito nga kami nagsimula ni Beng. Kalaban namin tong Falsetto din. Pero naging alliance ba namin sila? I forgot, pero ito yung unang clan na nakalaban namin. At yung una kong naka-alitan ay si Kukurikapu at saka si Narocross. So, kung mapapanood nyo to,
Ewan ko kung maalala niyo ako. Ayan. So, anyway, shoutout sa'yo, Exercise. Hello, hello, Shawi. Ayan. So, next natin ay si Ray. Sabi niya, pa-shoutout po. Nasa 143 na po pala kayo. Ayan. So, from Dragon PH din na clan. So, Tawis din siya. Ayan. So, medyo pinkish yung kanyang kulay. So, shoutout sa'yo, Ray. Hello po. Shawi, shawi, shawi. Okay, next natin ay ako si Tuta. Sabi niya, ate Pau, shoutouts. Ayan. So, nangigil pa siya ng Sarmati. Ako nga, walang Sarmati. So, from Last Requiem. Taka ba? Last Requiem na clan. Ayan. So, sorcerer naman siya. Ayan. So, shoutout sa'yo. Ako si Tuta. Hello po. Next natin ay si Asahi. Asahi. Sabi niya, lots pa shoutout po next vid at pa-duel na rin. Napanood ko tutorial mo sa sorcerer. Ayan. So, from, WD na clan. Ayan. So, Arba naman siya. Ayan. So, shoutout sa'yo, Asahi. Hello, hello, Shawi. Okay, next natin ay si Tiazu. Sabi niya, shoutout po ati Christine. Dito ka na pala sa 143. So, from Herb Clan siya. And so, Arba din siya, guys. And so, shoutout sa'yo, Tiazu. Hello, hello po. Okay. Next natin ay si Sentimo. So, sabi niya, hi, ate Christine. Pa-shoutout po, nandito ka na pala. Kakakita ko lang sa TikTok. Napapanood ko mga vid mo sa YouTube. Ayan. So, from One Love PH na clan. And so, shoutout sa'yo, Sentimo. Hello po. And last natin ay si W1MC. Sabi niya pa shoutout Idol. Ayan. From Holy Knights na clan. And so, sorcerer siya. Ayan, guys. So, shoutout sa'yo, W1MC. Ayan. So, yun lang may mga nagpapa-shoutout in-game. And again, guys, shoutout everyone. Thank you so much sa suporta at sa laging panonood ng mga videos ko, mapa-TikTok or YouTube. Ayan. So, shoutout, guys! Okay, so, mag-change account muna ako, guys, kasi ilalagin ko yung account ni Beng. Okay? So, para may pakita ko sa inyo yung kanyang character, yung kung ano may mga dapat kong ipakita sa inyo mamaya. So, ayan, I'll be right back. So, ayan, guys, I'm back. And, gamit ko na yung account ni Beng. Ayan. So, gamit na yung account ko, guys. So, kasi mamaya, yun sa combo niya, yun yung gagamitin. Ano na pinagkagamitin? Ayan, so, kausap ko siya and magsasalita siya sa video na to kasi siya mismo mag-explain sa atin ng tungkol sa account niya. Siyempre, siya naman may kabisado niya. Account niya to yun, diba? Ayan, okay. So, tatawagin ko lang siya, guys. Wait. Mahal. Ah. Ayan na, game na. Salita ka na. Game na? Oo. Okay, sige. Okay. Mag-introduction ka ba? Hindi na. Sige na. Start na natin. Okay, so, una natin syempre, no? Ayan. Ito na yung Tawis guide and una natin ay yung kanyang stats. So, ito yung stats niya. Pakita ko muna sa inyo, guys. Ayan. So, ang question dito, ano yung priority na stats mo? Ano yung madalas mong pinapataas talaga sa mga stats mo? Ang priority ko sa stats ko is yung bash reduction. Tapos, okay. Critical reduction. Yan. Dalawa lang? Yung dalawa. Tsaka yung debi-resist. Debi-resist. Okay. So, yung kanyang critical damage reduction ay 80%, guys. Yung kanyang bash damage reduction ay 136.8%. At yung isa resist, no? 44.5%. So, yun na yung priority stats mo na pinapataas mo talaga. For defensive yun. And yun, for ano? Defensive. For offense naman. So, offense yung debi successful. Okay. Tapos, crit attack boost. Okay. Yan, yung dalawa. Okay. Kasi, so, yan. Sige. Tuloy mo yung sabihin mo. Eh, kasi syempre, pag na sa debi success boost, pag na-activate yun is
mas doble yung mangyayari dun sa critical attack boost mo. So, mas okay siya. Okay. So, dalawa lang sa offense, no? Debilitation success boost 60.5% and critical attack damage boost ay 145.1%. So, ulitin ko guys, yung kanyang offense ay critical attack damage boost and debilitation success boost. And sa defense naman niya ay critical damage reduction, bash damage reduction, and debilitation rest boost. Okay, so okay na tayo sa kanyang stats. So, kung gusto nyong makitang ito yung sa kabila niya, ayan. Okay. So, pati pala yung, ano, sa bash attack, kasama din yung pala. Oh, bash attack damage boost for offense, no? Okay. So, next tayo sa kanyang mga equipments. Ayan. So, makikita nyo dito, almost yung mga equipments niya ay epic na. Sana all. Okay, so, tignan natin yung kanyang weapon ay boost. Kanyang secondary ay monster attack damage boost yung pinili niya. Yung top ay critical attack damage boost. Ang kanyang bottom ay reduction, PvP reduction. Ang kanyang gloves ay, wait, may nakikipag-duel decline natin. Kanyang gloves ay reduction din, PvP damage reduction. Ang kanyang boots ay reduction din. Kanyang necklace ay reduction pa rin dalawang necklace, pero crit yung kanyang pinuha. And then bracelet, bash attack damage boost, yung ring, the reduction, and lastly, yung kanyang earrings ay monster damage reduction. So, anong build ng Tawis mo? Hybrid, ano, build yan. Hybrid. Kasi para sa akin, pag naipag-BBP ka sa hybrid versus full reduction, is hindi, mas mananalo pa rin yung ano dun, yung hybrid kasi sa full reduction kasi wala siyang damage. Okay. So, mamaya mapapakita guys yung magdademo siya ng kanyang skills. Okay? So, magtatry siya makipag-duel mamaya at papanorin natin yung kanyang damage and yung kanyang pagiging, tawag dito, kung gaano siya kakunat. Okay? So, yan yung kanyang mga equipment. So, kita nyo naman halo yung boost and reduction and hybrid nga daw siya. Hindi siya more on puro reduction para at least meron pa rin siyang damage. Ayan. So, next natin ay yung kanyang mga enchant. Ayan. So, makikita nyo naman dito sa kanyang enchant. Sa mga enchant mo, ano yung tawag dito? Ano yung mga, kumbaga, kung ikaw yung papipiliin, ano yung gusto mong makuha sa mga enchant? Mostly, ah, na S-grade, syempre. Stats ng enchant na mostly gusto mong makuha. Stats na epic equipment ko is syempre yung mga bash attack damage boost, critical boost, pero sa reduction nam is like ganun pa rin yung katulad sa pinapataas ko, debi resist, tapos knockdown resist. Okay. Yung mga pang death talaga siya kasi syempre kailangan din namin tumagal, kaya mas maganda yung mga ganun pa rin. Okay. So, papakita ko lang ulit, guys, yung kanyang mga enchant. Ayan, so, sa kanyang weapon, merong silence rest boost na S-grade. And then, sa kanyang secondary ay all damage reduction S-grade. Sa kanyang top ay crit Eva S-grade. Sa kanyang bottom ay bash damage reduction S-grade. And then, yung kanyang gloves, stun success boost S-grade. Ang kanyang boots, all damage reduction S-grade. And yung kanyang necklace, knockdown rest boost S-grade. Bracelet, all damage reduction S-grade. And then, yung kanyang ring, skill attack damage boost S-grade. And lastly, yung kanyang earring, so wala siya na kong S-grade dito, pero A-grade naman. Tapos, bash damage reduction and stun rest. So, napansin ko lang mostly sa kanyang mga enchant ay all damage reduction. And halo din, meron din siyang mga boost. Ayan. So, okay, so tapos na tayo sa kanyang equipment and kanyang enchant. So, na-explain naman din niya kung bakit halo yung kanyang boost and reduction at hindi siya nag-full reduction guys. Kasi nga, ulitin ko, hybrid yung kanyang Tawis. Okay, so now let's proceed na sa kanyang stones. Tayo sa kanyang stones na apakalikot yun. Stones, ayan. So, ito yung kanyang main deck. Ang
stones niya ay puro vigor. Okay, so magic stone of vigor. Bakit puro vigor yung stones mo? So vigor kasi, syempre, Taoist, kailangan mo masustain yung mga kalaban, kailangan mo mataas yung HP, andyan din papasok yung Crit, Eva, tsaka Eva, which is kailangan din ng Taoist. Okay. Kailangan din natin patasin yon. So, andun yung mga stats na yon na babagay para sa Taoist para masustain niya nga yung mga kalaban or mga mobs, if ever. Okay. Yun lang. So, ayun. Yun yung reason niya, guys, kung bakit Vigor ang kanyang piniling stones. So, titingnan natin yung mga substats ng Vigor. Alam naman natin na HP ang mga stats talaga nito. Pero titignan natin yung mga substats. So first, dito sa taas, meron siyang HP Eva, Crit Attack Damage Boost, and Bash Damage Reduction. And then next ay HP MP Eva and Crit. And then HP Eva, Crit Eva, Skill Attack Damage Boost. Then next natin ay HP Crit Eva, Crit Damage Reduction, PvP Damage Reduction. And next, HP Eva, Crit Attack Damage Boost, Boss Attack Damage Boost. And lastly, ay HP, Crit Eva, Crit Attack Damage Boost, and Bash Attack Damage Boost. So, ito yung mga stones niya, guys. And so far, maganda naman yung mga substats niya, no? Ayan. So, yung sa gitna niya, yung kanyang Spectrumite, no? Rare. Ang kanyang stats ay HP, Crit Damage Reduction, and Bash Damage Reduction. So, ito yung kanyang PvP mo ba to? PvP set mo to? Yung first? Yung PvP. Okay. So, ito yung kanyang PvP set na text. So, mamaya ko nipapakita yung kanyang PvE kasi, para hindi tayo malito. Focus muna tayo sa kanyang PvP set. Ayan. So, next naman natin ay yung kanyang yung kanyang spirits. Ayan. So, may sumasayaw dito. Ayan. Spirits tayo, guys. Okay. So, ang kanyang spirits ay Flame Horn, Peacock, Reaper, Glowing Gem, and Xiao Xiao. Ito yung mga naka-equip sa kanya. So, bakit ito yung mga spirits na napili mong i-equip sa yung first or pang PvP deck? Okay. Sa Flame Horn kasi, may ano kasi yan na MP na bigay, Crit Eva, Skill Damage Reduction. Okay. So, ang laking bagay nun para sa Taoist. Tapos samahan mo pa ng Baby Success Boost, HP Potion Effect, di ba? Tsaka okay. yung binibigyan niyang chance para makapag-burn ng ano, ng ka-PBB mo. Okay. So, yun yung kanyang explanation kung bakit naka-equip ang Flame Horn sa kanyang deck. So, next ay yung Peacock. Bakit may Peacock? Wait. Yung Pika kasi kaya naka-equip yan sa akin din sa PvP deck ko kasi makikita nyo naman dyan meron din siyang nag-plug HP tsaka may reduction din siya sa bash tsaka knockdown success boost kailangan din namin yan para if ever sa AoE tsaka physical attack boost para sa normal attack naman namin. Okay. So, yun. Okay, next is yung Reaper. Sa Reaper naman, katulad ng same lang din naman kasi yung sa Reaper is may HP din niya na dagdag tapos skill attack boost. Tapos meron din bigay na crit. Tapos bash attack damage boost din. Sa defense naman ito kasi kailangan din, katulad na sinabi ko kanina, is meron siyang Devi Res boost. Tsaka, yung cooldown ng skill kailangan din namin. Okay. Next, ay yung Glowing Gem Sparkler. So, ito pang Taoist talaga to, di ba? Kasi meron siyang all damage reduction. Same din is may dagdag MP naman to, which is kailangan din ng Taoist kasi dun sa pag-skill niya lagi, like heal, like bigay ng buff, so kailangan talaga yan. Tsaka may bash damage reduction din siya for defense. Okay. So, ang last na naka-equip sa'yo ay Xiao Xiao. So, bakit Xiao Xiao? Yun din. Meron siyang HP na dagdag.
Tapos, PVP reduction din siya for defense, for knockdown, res boost din. Tsaka, once kasi may show-show ka, yung mana mo, hindi basta-basta nauubos. So, yun yung pinaka-point doon talaga. Kaya, kailangan ng show-show na tawis. Okay. So, kung halimbawa, meron ka pang extrang epic spirit dito, which is yung si Nyanja at ang Wei Li. So, bakit hindi sila kasama sa mga naka-equip sa yung main deck? Yung Nyanja kasi is hindi siya compatible para sa Tawis talaga. Kahit may MP siya, so hindi siya, hindi siya swap. Kasi hindi naman maganda masyado yung bigay niya. For Tawis. Okay. How about yung Wei Li? So, Wei Li naman, kasi wala akong malagay na spirit. Hindi din ako nagagandaan sa stats niya for Tawis. Kahit may ano siya, may spell attack siya. So, mas maganda talaga siya for ano talaga source. Okay. So, kung halimbawa, no, may mga epic spirits ka pa hindi nakukuha, no? Ano pa dito sa mga epic spirits na hindi mo nakukuha yung gusto mong makuha para sa Tawis mo? For may Tawis, yung Lucky Cat, tsaka yung Leocrat. Lucky Cat kasi? Sa Lucky Cat kasi may kita mo dyan, may bigayan na ano spell depth, critical damage reduction. Tapos may crit eva pa yan, tapos may silence rest boost pa yan. So, tsaka may yung ano niya, yung pinakamahalaga dito is yung ano, recover 15% of max HP for 5 seconds. Yan yung pinakamahalaga dyan. Para pang-tawis talaga sito. Okay. Ano ba yung isang spirit na binanggit mo? Leocrat. Leocrat. Ito si Kun. Leocrat. Kasi dun sa crit Eva. Yan. Tsaka ang ganda niyan para sa tawis kung ano ka. Pag magsusustain ka. Switching deck ka talaga for kunwari tumatakbo. Tapos na nakikipagsabayan ka. Tapos naging backliner ka. Or mag-front ka, yan, ang ganda niyan kasi antigas mo, tapos hindi ka din basta-basta mabiverse talaga pag may mga pang-def Tawis deck ka na spirit na ganyan. Okay. So, yun yung dalawa lang ba? Yung Lucky Cat tsaka Leocrat yung gusto mong makuha if ever? Siyempre lahat. Alam ko lahat, pero siyempre, ano yung gusto, meron naman talagang mangingibabo at yung gustong-gusto mo talaga makuha, di ba? So, yun lang. Okay. Yun lang yung dalawa ko. Yun lang. Kasi yung gustong-gusto ko, nakuha ko na. Gusto ba talaga? Okay, next topic. Next na tayo sa kanya mga spirit treasure. So, ipapakita ko na lang sa inyo, guys, yung kanyang mga spirit treasure. Tapos, tatanungin na lang natin siya later kung bakit ito yung mga napili niya ilagay. So, sa kanyang flame horn, ang nakalagay sa kanya dito ay silence rest boost, knockdown success boost, and HP. Sa kanyang pickup, merong debilitation success boost, stun success boost, and legendary na debilitation success boost. Sana all. Next, para sa kanyang Reaper ay merong skill HP recovery amount boost and knockdown rest boost and lastly ay stun success boost. Sa kanyang glowing gem merong hunting XP boost and then monster attack damage boost na legendary, then silent success boost at sa kanyang Xiao Xiao. And may kita nyo naman yung dalawang hunting XP boost at isang monster attack damage boost. So, ano bang tatanong natin? Wala naman tayong kailangan itanong kasi halata naman sa kanyang mga spirit treasure. Halata naman sa in-explain niya kanina kung bakit ito yung mga spirit treasure na pinili niya. Diba? Gaya na sinabi niya sa prior stats niya for offense and defense. So, may napansin lang tayo dito, meron siyang stun success boost sa kanyang pickup and sa kanyang Reaper. So, bakit meron kang stun success boost?
Kasi may stun yung Tawis, which is yung skill ng Piercing Blade. Okay, so may so, tingnan natin, skills, Piercing Blade. Ayan. Okay, so 100% chance to stun monster for 2 seconds. And 20% chance to trigger concussion, triggering 100% stun success chance to stun character for 2 seconds. So, okay. So, yun yung reason kung bakit meron siyang stun success sa kanyang mga spirit treasures. And alam niyo naman din yung reason bakit siya may debilitation success, kasi yun yung isa sa mga pinapataas niya sa kanyang offense na stats. And, so, ito syempre, knockdown success boost. But may knockdown success boost ka na ano, spirit treasure. Same sa skill namin kasi is pwede kang ma-knockdown. Ang skill naman namin yun is ano ba kala? Itachi. Itachi ba yan? Itachi. Yan natin. Skills. Tai Chi. Itong kulay blue. Ayan. Tai Chi. Ayan, Tai Chi. Ayan. Okay. So, nakalagay din dito, ano, immune to knockdown and stun while casting. Okay. So, ito yung nasa baba. Knockdown success chance. 100% for monsters and 30% chance naman para sa mga character on the last hit. Ayan. So, let's go back. So, ngayon ang question, kung papipiliin ka din ng mga spirit treasure, ano yung mga spirit treasures naman na gusto mong makuha? Actually, nandiyan naman yung lahat na. Bali, kailangan na lang ng siguro more on ano na lang yan eh. HP na kailangan dagdagan kasi may lalag, may hindi pa final dyan yung mga spirit treasure. Tapos, more on success boost, then ano pa ba? Siguro yun, i-debi rest. Kasi, para mas okay yun. Para may defense din talaga. Pero the rest naman na ilalagay ko na dyan is 4 offense na talaga. Kasi, babawiin ko sa enchantment yung pang-defense. Okay. So, ayun. Ayun, na-explain nyo naman na. Okay, next tayo sa kanyang mystical. Saan ba may kita ulit yun? Ito. And so, meron na siyang isang rare dito. Ang stats nito ay crit, tapos merong HP, and then mining boost, tapos stun rest boost, HP, and then physical attack, and then Eva, PvP damage reduction, and last, yung kanyang hunting copper gain boost at MP. So, ito yung kanyang mga mystical piece. Okay? So, tapos na tayo sa kanyang PvP na dex. So, pupunta tayo sa kanyang PvE na dex. So, ano yung PvE deck mo sa yung spirits? Anong number? Oh, so spirit 3. Ay! Stones muna pala, stone, sorry. 2. 2 lang, no? 2. 3, 2. So, makikita nyo dito, guys, sa kanyang PvE, syempre, yung Magic Stone of Growth dahil meron tong Hunting XP boost. Ayan. So, meron siyang tatlong epic and tatlong rare. At ito yung kanyang mga sub-stats. Ayan. So, tignan nyo na lang, guys. Ayan. Okay, so ito yung kanyang PvE for Magic Stones. And sa kanyang spirits, anong number? Number 3. Number 3. Ayan. So, ito ang kanyang PvE na deck, no? Xiao Xiao, Glowing Gem, itong Ebon, si Ring Ring, itong Wolf, Dogo, and yung Seahorser. So, ayan yung kanyang PvE deck. So, tingnan natin iba niyang decks, yung 2. Yung 2, mukhang ito yung kanyang mining, no? Mining and gathering deck. Mining lang yan. Yan yung lang. Mining. Okay. Yung deck 4. Yung deck 4 is for lucky drop chance. Tsaka drop chance. Okay. So, ayan. And yung 5? Yung 5 is yung gathering. Gathering. Okay. So, hiwala yung kanyang mining and gathering na deck. Ayan. So, yun yung kanyang PvE decks. Okay? So, next, papakita ko sa inyo guys yung kanyang
improvement or progress sa kanyang constitution. Tier 9 na ang kanyang constitution. Ayan. So, makikita nyo dyan. Level 40. No? So, makaka-tier 9 niya pa lang. And next, yung kanyang inner force. Bukas niya na lahat. Waiting to promote yung kanyang muscle strength. 9 yin manual and 9 yang manual. Tapos, bukas na tong tatlo sa baba. Ayan. So, tier 9, tier 9, tier 9. Pa tier 10 na to. Itong tatlong sa taas. Next, yung kanyang solitude training. Ayan. So, makikita nyo dito mga tier 4 na, ready to tier 5 na siya. Okay? So, sa conception vessel yon, governing vessel, same din, tier 4, halos lahat. And yung thoroughfare vessel niya ay tier 4 na rin. Okay? So, last natin ay yung kanyang conquest. And so, sa mind, 14, forge 14, sanctuary 6, conquest 14, quintessence 13, millennial 13, portal 13, victory 13, sanctum 14, and holy shrine ay 13. So, yun guys, yun yung kanyang mga build, and napakita ko na yung, ako ano yung mga kailangan ko ipakita sa inyo. Okay, so, I think sa next video na yung kanyang skills and combo at yung demonstration ng combo niya kasi medyo mahaba yung video na to at ayoko siyang pahabain ng sobra. I-upload ko din siya agad right after ma-upload itong Tawis Kaikai. So, ayun. So, hintayin niyo na lang, no? And, continuation lang talaga to ng video na to. And thank you so much, no? So, before I end this video, please follow me on my social media account, yung aking TikTok, chcortez_, no? So, dyan pa rin ako nag-upload ng mga videos ko ng Mirror 4, ayan. And, yeah. I hope you guys will give me a thumbs up. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please, mag-subscribe ka na. And don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Ayan, so, ayan lang guys. Thank you so much. And I'll see you again on my next vlog. Bye!